and lend your ears for another beautiful yet encouraging words from our ministry of MILG, no other than Attorney Naguib G. Sinarimbo. Arang ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngayong pangalay at ginako ng tukul i-host niya barangay captain sa no the Honorable Saibin Pitatos galing ni punong barangay siya sa napaturan sa mapiya niya silang talima siya sa no team mo MIRG do sa special program sa no bird. Pangalawa ho, gusto kong magbigay galang at yak na rin yung mga kasama ko na dito sa harap. Una ho, yung administrator natin dito sa Special Geographic Area Development Administration. So yun ho yung tunay na pangalan ng opisina. It's Gata, si Administrator Butch Malang. Siya rin ho ang chair ng CCCH ng MILF. Maaaring mas sikat siya doon sa pagiging CCCH niya kaysa pagiging administrator niya ngayon. So, pero dalawa ho ang hawak na pagkaroon sa position ni Sir Butch Malang ninyo. Pangalawa ho ay itong mga partners natin galing sa security sector. Una si Colonel Rico na laging may bagong pangalan doon sa SGA. So, marami kami natutunan sa Colonel sa pagsama-sama natin dito sa SGA. Maraming salamat. Siya yung commanding officer ng 34th Infantry Battalion na nandito sa Kalanayan. Pero cover niya ho itong area na ito dito sa atin. Pangalawa ho ay si Colonel Ancheta. Si Colonel Ancheta ay ang Battalion Commander ng RMFB 14 ng Philippine National Police ng BARC. So, siya ho yung police na advanced na naka-deploy dito sa 63 barangay na galing na sa BARC. So, unti-unti ho magta-transition yung policing dito sa 63 until fully malipat na yung pamamahala ng police from Region 12 papunta na ho sa BARC. So sila ho yung paunang deployment ni Regional Director dito sa na Pro BARC dito sa 63 barangay. So sila ho yung nagpo-provide ng police force dito sa atin. Ganun din ho sa mga kasama ko. Nandito si Dr. Saiton, siya yung Field Operations Officer natin dito sa 63. Siya yung may hawak ng mga local government operations officers na naka-deploy doon sa mga clusters ninyo. Pangatlo ho ay yung cluster president para sa Mid-SIAP 2 at si Captain Sadat Masukat, Lako, kanina kasama natin, baka nandito lang din. And then itong counterpart niya sa Mid-SIAP 1, si Ma'am Fatima. Siya ho ang cluster president naman ng mga barangays na nasa Mid-SIAP 1. So dito lang sa kabila natin sa lahat. Yung lahat ng mga barangay captains na nandito, of course, yung mga staff namin na po dito sa Isgada, dito sila John Lim, sila ho yung tumuturong sa atin. Very special na i-mention ko sa inyo yung mga staff na kasama sila Attorney Usman at itong, pwede ito ba yung BIRD program. Sila ho yung mga batang-batang mga engineers na dinedeploy natin doon sa mga project na nag-implement ng Special Development Fund para ho sa SDA. So sila ho yung talagang tumututok doon sa mga proyekto ng ministry natin na funded ng Special Development Fund. And then yung mga kasama natin from the region,
PIO, BBTA, and then yung mga kaibigan natin na tumutulong sa atin, si Administrator Tan, ng dating Administrator ng Kabilang Municipio lang. Ha? Mike, yasa sa Marawan. Ha? Sabi yan, mapake ng Manguita. Luta sa Durawan. Then si Colonel Arriba, patagal dito ang assignment dito. Sa kasama itong Durawan, no? Sa dito ka original na kumain ng tinapayan. familiar si Colonel Arriba dito sa area na to dahil dating area of operations nila yung nangyayal dito. Dito rin unang nababad talaga si Colonel sa trabaho doon sa pag-relate sa mga communities. So, kaya galing ng Cebu ito, Colonel Rico. Isaya niya po. Pero dito lang sa mera. So, dito sa atin. Sir, yung lahat ng kasama ni Colonel Rico ng 34th at saka yung mga police na kasama naman ni Colonel Anceta. Magandang tanghali ho sa atin lahat. Una ay yung mga kasama natin ng mga barangay captains at saka yung mga iba pa kaibigan na natin na nandito, mga mamamayan ng Tamatulan. Parallel ho, yung effort ng regional government under sa kay Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim para bumilis yung delivery ng mga program. So, may iba-ibang programs na pinapatakbo para ma-accelerate natin talaga yung development. Ang isa ay yung main program na nasa Ministry of the Interior ng local government. Ang isang mahalagang component niya ay yung support to local government. Yan ay barangay, municipio, probinsya o kaya city. Merong specific stream of projects na sumusuporta doon sa pag-gobyerno. Ang isang halimbawa ko niyan na infrastructure program natin ay itong barangay hall. So kung municipio yan, meron tayong support doon sa construction ng municipal hall. Meron din tayong mga public markets na binibigay. Dito sa special geographic area, doon tayo nabigay sa mga clusters. So halimbawa, itong public market na kapipilan ito, no? Ang location ng public market. At doon sa may, Tomras kapipilan, dyan sa kanto na yan, may public market tayong pinapatay dyan. Kasama ho yun sa support to local government units na ang may hawak doon ay yung main office ng Ministry of the Interior and local government. Sa mga ibang munisipyo, meron mga water system. Dito sa inyo, may water system pero under yun sa FDF, BIRT project ho yun. Pero sa ibang regular na LTU, merong mga public terminals, merong public market, merong municipal hall, merong police station, may fire station. Yun yung main talaga na project na ini-implement natin. Sa kaso ho ng 63 barangay, itong special geographic area na ina-administer ng Special Geographic Area Development Authority na under kay Sir Boots ninyo, meron tayong special program dito na funded ng SDF, Special Development Fund. Ang tawag natin ay BIRD. Ito ho yung comprehensive program for rehabilitation ng mga areas na apektado ng gera. Dahil wala ho yung munisipyo at saka probinsya, kakailanganin natin na may ibang stream of projects na papasok nito. So kaya ho pinasok natin yung implementation ng Special Development Fund through the BIRD para ho mapunan natin yung kulang na services na hindi na-deliver ng ministry, halimbawa, health, agriculture, at iba pa, para doon sa 63. Ito ho yung tutok ng SDF natin. So yung SDF, hindi namin ini-implement sa ibang lugar yan. Wala kami sa province of Maguindanao, na Dalawa, Lalo del Sur, wala kami sa Tawi-Tawi yan, sa Basilan, wala sa Sulu. Special lang yan. Kaya nung sabi ni Colonel Rico, special geographic area dahil special yung 63 sa amin. Ha? So, nakalimit lang talaga yung focus ng program ng BIRD dito sa inyo lang. Wala din kaming
So wala kaming community activity center outside of the 63. Dito lang ito sa inyo. Hindi ko nakaka-avail yung mga regular na munisipyo at city. Wala ko sa kanya. So, truly, yung 63, may special focus tayo dito. Kasi may utos ko talaga si Chief Minister na tutukan yung 63 barangay dahil nagta-transition ito at several levels. Yung mga kasama natin from the Moro Islamic Liberation Front, nagta-transition sila ito si civilian life. Yung communities nila, itong sa 63, nagta-transition from conflict to peace. Yung mga BLGU, mga barangay local government units, ay nagta-transition from a regular municipality, part sila ng regular na munisipyo, into hopefully what will then be constituted as new municipalities. So, may several layers of transition dito sa inyo. Kaya, kailangan meron tayong tutok, merong focus na intervention. So, lahat mo nung funding ng ministry namin na galing sa SDF, dito lang mo yan nakatutok sa inyo. And this will be up to 2028. So, from 2020 tayo, no? 21. 2020 tayo hanggang originally 2025. Pero dahil in-extend yung transition, ipupush natin up to 2028. So, meron kayong sigurado na focus program up to 2028. So, yun po ang kagandahan dito sa inyo. Now, mga projects natin ranges from yung infrastructure na ganito to capacity building to livelihood at saka socio-economic program para sa inyo. So, you know ang menu ng BIRD. So, meron siyang governance component na nagpapatibay ng gobyerno ninyo. Ito, pag natapos itong barangay hall ninyo, ibibigay na natin yung mga gamit sa kanila. So yung photocopier, para hindi kayo nagsisirok na sa labas, computer, printer, laptop, ready na ho yun, na-procure na ho namin, nasa opsina na ho yun. So, tapos yung tinatrain yung mga BPAT ninyo into disaster preparedness, hindi lang ho training yan. Pag natapos yung training, magbibigay rin kami ng two-way radio doon sa mga bitas na yun. Para talaga, okay. Para hindi yung training lang. Pagkatapos ng training, wala naman magamit yung tao ninyo. So, meron din yung component yun. So, itong 63, talagang special. Tsaka swerte yung 63 dahil may focus yung ministry talaga dito. So, maliban doon sa community activity centers na binibigay sa inyo, meron kayong may expect na livelihood component na naka-design para ma-sustain natin yung development dito sa mga clusters ninyo. Ha? Ang pauna, first cycle para doon sa socio-economic package ninyo, ito yung mga park implements. Ha? Ito yung pinakita na namin sa inyo pa, no? Yung tinag-over ni Chief Minister sa inyo, ihahatin na lang yun dito. Ito yung mga tractors. I think for this, 10 ito. 10 ang dito sa Mixayap. Na 10 tractor set. Lima para sa cornfield. Ito nakikita ko talagang tupak. Meron ding lima para sa rice field. Kasi alam namin rice field. Di ba doon, may mechanical na transplanter. Yung pagtanim ng tapos meron na yung harvester na mechanical din. So, yun yung package dito sa first cycle natin. And then may mga in-identify tayo na kailangan ng tubig na portable. So, meron din mga barangays dito na lalagyan. No? I think yung mga ibang ongoing na water system dito sa inyo. Yun ay generate yung mga proyekto base doon sa listahan na sinasubmit nyo at consultation sa inyo. Kaya kung noong unang pinadaan ko rito yung mga staff namin, nagtanong sa inyo kung ano yung priorities ninyo, ano meron kayo, ano wala, ano yung potential ng lugar ninyo.
Kasi para tama yung binibigay na proyekto sa inyo. So ayaw natin na magaya tayo dun sa nangyari sa amin, Colonel. Nung executive secretary ako ng ERNM, ay di, nung vice governor si Hoki Anjo, ako yung special assistant niya for DIN yung gobyerno dito sa level ng barangay. Pangalawa sa level ng cluster. Hopefully na ma-convert into municipality. Habang wala pa yun, i-administer ng Esgata. Maski na makreate yung munisipyo, kung hindi pa makreate yung probinsya, magpapatuloy yung Esgata. Dahil yung next level ng service delivery sa province, kailangan pa rin natin yun. So yun po yung transition facing natin dito sa inyo. In the meantime, dahil sa transition, kailangan nag-usap-usap yung mga tao. Kasi maraming fitna, maraming pwedeng sumira doon sa inaayos natin. Ang requirement para nag-usap-usap yung mga tao ay community activity center. Kaya tawag namin dito, hindi lang covered court, kundi community activity center. Ito pinagdebatehan pa ang pangalan ng project. Ibang klase itong team dito sa MILD. Ano ba ang tunay sa pangalan dito? So, inayos ang pag-anan, ano bang gagawin dyan? Bakit tayo nagtatayo? So, sabi, kailangan lahat ng activities ng community, doon nila pwedeng gawin. At ang isang basic rito ay mag-usap-usap. So, yung mga assemblies na ginakandak ng barangay, twice a year, ito yung barangay assemblies na minomonitor ng MILD natin, kailangan mag-andak kayo doon, dalawang beses sa isang taon, dito yun pwede gawin na. Mag-usap-usap dito, planuhin, ayusin yung komunidad, may conflict dito. So, lahat nandito. Kasi ho, kung hindi mag-usap-usap yung mga tao during the transition, maraming chismis na mabuo sa labas, maraming marites na makasira doon sa pagsaayos ng smooth na transition. So, importante meron ng community activity center para constant yung pag-uusap-usap ng mga tao, nagkakaintindihan yung mga tao. Lahat ng isusulong ay consulted doon sa mga tao, naintindihan nila bakit ito gagawin, saan ito papunta. So dapat malinaw yun na ito ho ay gagawin natin dahil gusto natin maabot ito, gusto natin puntahan. So yun ho yung kahalagaan ng community activity center. Alam din ho namin, hindi lahat ng barangay ng unang nagtanong ay nag-submit ng ganitong klaseng project. Alam ko dito, yung mga iba ay nagsisinin submit. So, ang gagawin natin, unahin lang muna natin yung naunang nag-submit. Sa next cycle, mag-cycle kami ulit ng mga project para ho talagang yung gusto ninyo at ang hope na proyekto para dun sa barangay ninyo ay makuha ninyo. Ang hope natin ay from itong mga projects na ito na maliit-liit pa, pupunta tayo unti-unti doon sa mas malalaki at substantial na proyekto para sa mga clusters na ito. Pagka ho nangyari yun, gusto natin hindi lang isa o dalawa ang gumanda ang buhay doon sa mga komunidad natin, kundi lahat tayo. Mas maganda na ang magkakapitbahay, magkakasama ay hindi na problema yung kasama mo. So, mas mahirap yung manghihingi siya sa kapitbahay, mas madali yung magbigay. So, yung may mga pera, may opportunity, merong kaya ibigay, magbigay na tayo. Kaya mas madali magbigay kaysa manghingi. Mahirap gawin yung manghingi, maubos lang. Naisip mo kung mahiya ka ba o hindi, o ulit-ulitin mo pa. Ay, ano yun, kung kaya ko ba yung napitan na manghingi ako, hindi yun. Ha? Mas madali yung magbigay. So kung merong pondo yung ministry, may pondo yung opisina nyo, huwag na kayong mag-isip na kung ano-ano pa, ipamigay na yan. A pinakamabilis na paraan na efficient. Ha? So ibigay na natin lahat ng proyekto na kaya ibigay. Kasi ho, yung mga komunidad natin, malaki yung pangangailangan dahil napabayaan sila sa matagal na panahon. So, ito ngayon, nagka-catch up tayo. Kailangan quick, kailangan mabilis, kailangan targeted yung implementation ng mga program. So, sa amin ho, yung ministry is committed to focusing its attention, among others, dito sa
63 dahil alam po natin yung kakulangan dito. So, makakaasa ho kayo na base sa directive sa amin ni Chief Minister, may mga susunod pa na proyekto dito sa inyo. Yung Community Activity Center, gamitin nyo ho ng mabuti. Out of the utilization noon, paggamit ninyo sa mabuti, makakadagdag pa ho kayo ng mga proyekto. Kasi dito ho magsisimula yung pag-iisip ng dagdag na magandang proyekto. Pagka ho magandang proyekto yan, marami ho talagang pupondo dyan. At sigurado kayo na mag-i-implement yung mga gustong tumulong sa inyo. So, congratulations ho para sa barangay na matulang dito sa Community Activity Center ninyo. Sana ho ito ay magdala pa ng mas marami pang ikakabuti ng barangay nito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.